Friends, I'm Gwapang Mag-uuma. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe. Hit the bell icon para update ka sa aking upcoming video and welcome to Ormoc, City of Beautiful People. Ito po ang aerial view na makikita nyo dito sa Ormoc. Bago tayo magpumasok sa isang museum, ipapakita ko muna ang aerial view ng Ormoc City. Malapit lang kasi sa dagat ang plaza dito. Ito po ang city stage ng Ormoc. Mga historical statue. Ito po siya. Ito po ng Ormoc City Superdome. Mamaya ipapasok tayo sa isang museum dito sa Ormoc. Ipapakita ko sa inyo kung ano ating makikita sa loob ng museum. Yan po ang Old City Hall. Ngayon po ay ginagawa na siya ng museum. Church, simbahan, St. Peter and Paul. Sa harapan ng simbahan ay may playground. Pwede mo nalang makakita dyan. Pasokin natin yan mamaya kung ano ang nasa loob ng museum. Ito po ang plaza, Ormoc. Ito na po ang loob ng museum. Makikita po natin dito ang mga damit o mga style ng sumasali sa Piña Festival. Sana mag-enjoy inyong mga mata. Alam po kung gaano siya kabigat. Nga naman, isa pang babae. Piña Festival para ngayong June yata yun ginagawa or malapit ng fiesta. June po ang fiesta dito sa Ormoc. Yan po, contest po yung tanggal para sa sinusulitan ng costume.
magaganda. Pasok mo lang po dito sa museum. Ito po talagang una mong mapansin. Ito, napakaganda, di ba? Ang mga nanalo sa mga pa-entry. Pinsuri ito sa dipit. Ito naman po ang display ng geothermal dito sa Ormoc or sa mayroon po ditong geothermal energy kung saan yan kinukuha yung siyempre supply ng electricity. Alam naman natin geothermal energy, ganun. A more proselica skill. Nababasa niyo po ba? And core. Yan po ang makita niyo dito sa loob. Marami pa kayo makita. Pero sa first floor at second floor lang ng siya power infinite possibilities in the Visayas region. A benefits of eternal energy. Visit kayo dito kung gusto nyo malaman talaga, pwede nyo i-search or pumunta kayo dito at babasahin yan lahat. Ayan, kung pumunta kayo sa dito sa dito ang sa itaas o tawag ito na yung sa energy power geothermal energy powerful trip. Makita nyo naman po dito ang mga painting ng mga painters dito sa Ormoc. Marami man talaga mga talented ng mga Ormocanon or Ormocana. Hindi naman kayo dito bumili. Pero nakabili ako dito ng isa. Noon matagal-tagal na. Pakontes din dito. Diba? Kasi sabi nila kapag mag-painting ka dahil galing sa puso at may tinte ba yan? Topic. Gusto ko talaga ng painting kaso hindi ko marunong. Yan, gusto ko ito. Ang ating pangulo ng Vice President. Na lang po sa ipapakita ko ninyong mga painting dito sa sa ground floor. Marami talaga ang painting na nilagay. Ito para siyang tindera. Naka face mask pero yung face shield niya ay nasa taas, hindi sa mukha.
At yung face mask naman niya nilagay sa ilong. Yan naman ang isang ina na titinda ng pinya. Maramit lang ang pinya dito sa Ormoc, di ba? Nakita nyo naman po ang past videos ko. May video po ako dyan na sa pinyahan. Nasa pinyahan po ako. Yan po ang aming mayor, congressman po ngayon. Nag-change position sila ba? Si Mayor Lucy Torres noon ay isang congressman. Ngayon naman po ang congressman ay si Richard Gomez. Naging mayor naman po ay si Mayor Lucy Torres Gomez. Yan po ang mga video, mga painting. Parang siyang picture. Picture ng after Yolanda. Alam niyo naman po yung anong Yolanda, napaka bagsik na bagyo na nakapunta o na naglandfall dito sa Ormoc. Ito, marami talagang bahay na nasisira, pati ng bahay namin noon. Blessful pa rin kami noon at the time kasi marami pong blessing na dumating. Nakasipo ako ng mga dilatas and bigas at iba pa. Ganyan talaga sa buhay, kapag may mga trials or challenges na darating sa iyong buhay at after mo yan ma-overcome ay magkaroon ka rin ng tatag o magkaroon ka ng blessings. Yan pong bangka. Yeah, itong picture na ito, ayan po ang nangyayari sa Ormoc after Yolanda. Yung naglandfall. Bagyong Yolanda dito sa Ormoc. Diba? Daming sira. Sirang-sira talaga. Dito naman tayo sa taas, sa second floor ho tayo. Yan, dito sa malapit sa stairs, ang mata ko dito sa maraming isda ba? Paswerte daw yan. Yung koi. Yan. Painting din yan. Painting pa rin. Nag-paint po niyan ay si... Pwede ako sa inyo. Siya po si Richard Frank I. Gomez. Yan. Nababasa niyo po ba kung para saan po yung painting na yan? Para siya nag-bike o racing. Basa tayo dyan. Yan. Eduardo Castrillo. Embrace. Dyan naman po. Comment down below kung ano ang inyong nakikita, kung ano ang mga ibig sabihin ng mga painting na inyong nakikita dito sa aking videos. Hindi ko alam kung ano talaga ang gustong ipahiwatig na painting na yan. Sa second floor po tayo, pero malaki po itong building na ito. Pero hindi ko pumunta sa ibang room. So, parang matakot ako eh. Ako lang kasi nandiyan sa taas. Ang nakita mo tong bagay na ito, ano po yung nasa isip mo? Ayan po siya. Alfredo is kill you, Megaponic.
Mediaponix. Akala ko talaga yung bata na to ay may ano siya, may hawak na, na ilaw, pero hindi pala. Kulay lang pala yung ang cute niya ba? Ang ganda niya. Hindi ba? Ang ginawa kanya pang bahay na ano, natuwad. Sa isip niyo. Kita niyo itong gawa na yun. Mga painting pa rin. Ito naman. Hindi ko alam kung ano ang mga ibig sabihin. Basta nagbibideo lang ako at ipapakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob ng museum. Ito, maganda din ito. Para isang ina. Pera niyang anak niya. Ito din, ganda. Sana nag-enjoy kayo sa aking video. Thank you for watching, mga friends. See you next time. May salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. I love you all. To all my members, super chatters, and stickers, and super thanks. Thank you very much sa pag-share na inyong blessings sa aking channel. At huwag kayong maalala, malapit na po ang ating charity event next month. Thank you, followers.